Ayun, daming pusit. What's up mga ka-model, andito tayo ngayon sa Barangay Bukana. Yan, panoorin natin kung maraming mahuhuli tong pukot nila. Yan. Sige no, medyo malayo pa pero abangan natin. Dun pala yung kila Idol Japper Sniper, medyo malayo pa. Siguro mga 30 minutes kung lalakarin natin mula dito sa hotel na pinagtuluyan namin. Yan. Alright, mga kamodel, yan o. Bali, pag gusto nyo po, nga po palang pumunta dito sa Batangas, ang mga requirements po dito ay kailangan nyo meron kayong tutuluyan na mga resort. Yan. Tapos, kailangan makapag-apply kayo ng S-Pass. Bali, ibibigay po yun sa inyo ng yung website po noon, ibibigay sa inyo ng pag-a-applyan yung hotel, pag-accommodation ng yung hotel, yan. Para po, hindi po hassle pagdating po sa checkpoint. Kasi medyo mahigpit pa rin po yung checkpoint dito sa pagpasok nyo ng Batangas na may, kung dadaan kayo sa Cabiang Tunnel, sa Naik, paglagpas nyo ng Cabiang, andun po yung checkpoint ng mga pulis. Doon po hahanapin sa inyo yung requirement na may S-Pass. Ang S-Pass po, kailangan nyo po sa S-Pass, kailangan po fully vaccinated na kayo at kailangan nyo rin pong magpa antigen test, antigen COVID test or swab test. Yan. Yan po. Yan po yung mga kailangan kung gusto nyo pong makarating sa Batangas. Yan po. Tayo po, maswerte naman po na naimbitahan tayo ni Idol Japper Sniper dito sa lugar nila. Kaya medyo wala pong problema. Pero pinilit pa rin po natin makakuha ng hotel para po, ng resort hotel yan. Para po, wala tayong problema pagdating dito sa Batangas. Yun po, yun naman po, nung sinita po kami sa checkpoint, yun lang naman po pinakita namin, S-Pass. At yung vaccination card po, hindi na nila hinanap kasi sa S-Pass po, nandun na po yung ano, nakalagay na po doon, bago po kayo aprobahan sa S-Pass, kailangan nyo po i-present ang antigen rapid test nyo at ang vaccine card nyo na fully vaccinated na po kayo. Yan po. Alright. Kaya sa mga gusto pong pumunta, yan po. Yun po yung requirement. Kaya Idol Japper naman po, nagpaalam po tayo. Nag-chat muna po tayo bago tayo pumunta. Yan. Yung baga, nagpasa rin ako ng requirement kay Idol Japper Sniper na pasado, kasi mas maganda po kung pupunta ako sa akin, sa sarili ko, kailangan ko po na maging safe sila, Idol, yung lugar nila, kasi alam naman po natin na pandemic ngayon. Yan. Kaya po pinilit po natin magpa antigen test kahit po vaccinated na tayo, kasi ang sinabi sa akin ni Idol nun, kahit na basta full vaccine ka na, pwede ka, pwede na raw akong pumunta. Pero ang gusto ko po sa sarili ko, kailangan ko pa rin po manigurado na malinis po tayong pupunta sa barangay nila Idol Japper. Kaya po nagpa antigen. Hindi mo may bibigay yun eh. Pagkuha naman po ng antigen test, pag sa barangay po kasi kayo kumuha ng antigen test, automatic po ay ika-quarantine nila kayo. 14 days quarantine. Kaya ang ginawa ko po, sa private na lang po ako kumuha ng antigen COVID test. Yan. Negative naman po result natin, kaya po andito po tayo ngayon sa Barangay Bukana. Alright. Yun po. Yung mga gustong pumunta dito, mas maganda po, magpapaalam po muna kayo kay Idol Japper kung gusto nyo po siyang pasyalan para po wala pong hassle. Kasi tulad ko po, gusto nga rin po sana sumama ng mga tropa. Kaya lang po, nakakahiya po. Kaya sinabihan ko po sila na sa susunod na lang. Maganda po maipagpaalam po kay Idol Japper bago kami pumunta rito. Hindi na rin po ako nakasama sa outing nila ngayon sa
Fortune Island kasi medyo ayaw po ni Missy. Natatakot sa bangka. Ayan. Pero ako gustong gusto ko. Ayan mga kamodel, hintayin lang natin yung pukot. Ayan siya. Ayan na, nagsisenya to. Ayan ah. Tulong-tulong sila. Pag nag pag kumuha po kayo ng hotel ng accommodation, yan po, yun po yung accommodation namin is G7 Golden View Resort. Yan. Yun po ang mga kailangan nila. Vaccine card at ang basta fully vaccinated na po kayo, pwede na po kayo dun. Alright. Ganda ng resort po na yun, number 1 po. Ang i-rate ko po siya 1 to 10. Nasa 9 po. Masarap din po yung pagkain niya. At ang pinamasarap po, malapit sa bahay ng Idol Japo. Hindi naman po kalapitan, medyo malayo po. Kanina po, nag-tricycle ako papunta ng kila Idol. Kasi medyo mahirap ang parking ng Innova. Dito po sa hotel namin. Kaya, yun po. Nag-tricycle na lang po tayo. Ayan, malapit ng pukot. Ayan, dati pinapanood ko lang to kay Idol pag nag-aabang sila ng mga namumukot. Ngayon, nandito na po tayo. Alright. Maraming po salamat. Ayan, nahihila na nila. Palapit na ng palapit yung bangka. Ayun, o. Maya-maya, abangan natin kung anong mga mahuhuli nila. Yan, tulong-tulong po yan, pamumukot. Bali, bukod po dun sa may-ari ng net, ang pagkakaalam ko po, lahat po ng sumasali na humihila, pwede po silang maikuha ng mga huling maliliit, yung mga nakakaalpas, mga sumasabi sa net. Yan. At saka binibigyan, hindi ko lang din po alam, malamang po binibigyan din po sila nung may-ari ng pukot. Yan, para po may pang-ulam po sila. Yan, talaga pong mahirap po talaga ang buhay dito sa tabing dagat. Yan. Maswerte po sila Idol yung dun sa lugar nila sa Bukana. Dahil kahit papano, bukod sa pangingisda, nabigyan sila ni Idol Japper Sniper ng extra income sa pagbablog po. Halos lahat po ng mga gustong magblog dun, ipinopromote po ni Idol Japper Sniper. Napakabay po talaga ni Idol. At nakita ko rin po na hindi pala basta-basta yung ginagawa ni Idol na pagbablog. Nung dumating ako doon, grabe, nakita ko ang gaano ka kapawis, saka grabe. Nakikita mo na sa camera pag ganun-ganun lang si Idol, pero yung init, yung tinitiis niyang init. Kasi mainit po talaga doon, lalo na doon sa taas. Grabe po. Ayan. Grabe, basta. Kala lang natin, basta-basta lang na nagbablog si Idol Japper Sniper. Hindi po, medyo po kawawa din po sila. Nangitim na po talaga sila. Pag sa camera po, medyo maputi pa sila, pero pag sa actual po, yan, sorry po Idol. Nagbibilad ako. Ako nga ngayon pa lang ako nagpunta rito, mga ilang oras pa lang ako nagbibilad. Nangitim na ako. Pero hindi naman ako puti, pero mas lalo pa akong naging maitim. Alright. Abangan na lang po natin yung pagdating nung pukot. Yan. Hintayin natin, malapit na, unti na lang. Yan na mga kamodel, malapit na. Ayun, may nanguha pa ng ano. Makikita nyo, yun. Ayun, Philippine Eagle, ang dive ng isda. Ah, hindi pala Philippine Eagle, ano lang pala yan, Lawin, sorry. Fake news pala yung Philippine Eagle. Ayan, Lawin po. Serpent Eagle yata ang tawag sa Lawin. Ayan na, malapit na po. Kaya lumalapit na yung Lawin eh, kasi alam niya malapit na yung isda. Ayan na, hindi na lang. Yan na mga kamodel, nalapit na, unti-unti na lang. Yan po, ang hirap po ng ginagawa po nila kasi kailangan marami po ang hila kasi sobrang haba po ng net na to. Ayan na, nagsisimula na maglabasa ng mga isda. Oh. Ito, may isa ng isda dito. Ayan, pinakita na ang isda dito sa net na trap. Kasi malapit na yung pangulong nila. Konti na lang.
Kaya pala hindi ako makapamingwit. Yun, nakawala yung isang isda. Ayun po, mga isda o. Oh. Oh, ayun na, natrap na. Ayun o. Oh. Natrap na yung isang isda. Ayun na, makuha ka na dyan. Oh, nakalusot. Ayun na, nagsisimula na. Maglabas ang mga isda. Ayun, ang laki. Ayun o. Oh. Inatrap na isang isda mga kamodel o. Oh. Ayun, ito na. Oh. Ah, hindi ko nahuli. Ito na. Oh, wala, sayang. Ayun. Ayun pa, natrap. Ayun na. Napit ng pangulong. Ayun na mga kamodel, dito na natin malalaman kung gaano karami yung huli nilang isda. Ayun o. Ayun si kuya, nakarami na o. Ayun, ayun, ayun. O. Ayun, ang laki. Nahuli ni kuya. Ah, kalimasag. Ang laki. Madali ng kalimasag si kuya. Ayun. Naipit niya na agad. Ang laki niyan, kuya. Ayun, ang laki ng kalimasag. O, nadali ni kuya. O. O. Ang sarap na niyan pang ulam. Ano yan, kuya? Pinatay mo na? Tinusok mo? Sinipit lang. Ayun, ang laki yun. Ah, pinata. Sinipit na ni kuya para hindi makamangipit. Oh, ipit ka! Ayun, ang laki na limasag. Ayan, ang mga kamodel. Ang laki na limasag niyan. Ayan na. Ang peto na, yung pangulong. Tingnan natin kung gano'ng karami na huli nila. Ako, napakasahit manipit niyan. Ang galing ni kuya. Kinrap lang yung pangipit ah. Ah, nilagyan ng bara para hindi na siya makapanipit. Ang galing ah. Yung pala technique nun. Yung pala technique nun. Babarahan mo para hindi makapanipit. Oh, steady na siya doon. Ah, ayun, dami nilang huli, oh. Walang malalaki, ha. Ayun, isang banyera nilang nahuli nila, oh. Ang dami. Ayun, oh. Oh, ang dami. Ayun, daming pusit. Ang daming pusit. Ayun ang mga huli nila. Ayun, marami rin alimasag na maliliit. Yan ang huli nila. Pero yun yung tagal nilang hinatak to. Yan, isang banyera. Pero minsan nakakatiyamba sila rito. Ng sobrang dami. Yan, pusit na yun ang huli nila. Ang sarap sana nito. Naubusan na tayo ng barya. Sarap sana bumili. Galing ako doon kanina. Ako yung gumagawa ng bahay ng maliluto.
kung hindi kahit niya ako doon. Yung maliit na bahay niya, pinatid ko kahapon. Yung ginagawa pa lang. Opo. Pinasama nga ako sa Fortune Island. So, sinasama ako kaya lang takot naman yung misis ko sumakay ng bangka. Kasama yung anak ko, si Jerome. Ha, kasama? Si Jerome Ayala, oh, tinulungan. Oh, shoutout nga pala kay Jerome Ayala. Yan, tinulungan ako nun. Kanina, sinamahan niya ako sa pagbili ng isda. Kay Kuya Tubal yata yung nabilihan namin. Ang dami nila. Oh, ang dami niyang huli. Jackpot, ang lalaking lapu-lapu. Ganito kalalaki, oh. Yung nabili ko, ganito lang. 1¾ yata. Na lapu-lapu. Oh. Shoutout kay Jerome Ayala. Ito yung tatay ni Jerome Ayala. Shoutout sa'yo. Alright. Buti na tiyempohan natin dito sa Pukot. Ayan. Sige po. Salamat po. Alright mga kamodel. Hanggang dito na lang. Ayan. Nakapakita na natin yung pamumukot dito sa Bukana. Ayan. Alright. Hanggang dito na lang. Shoutout sa inyong lahat. Kay Jerome Ayala, shoutout. Nakita ka yung tatay mo, shoutout sa'yo. Fearless.